So ano pong masasabi natin dito? Ito po yung report kahapon na verify na po ng DOH na nakapasok na po sa ating bansa. Ang BF.7 na sinasabing nasa likod ng surge ng kaso sa China at ngayon na po nasa India. Ito pong BF.7 mga kapamilya ay sublineage ng BA.5 na may potential umanong maging nakakahawa at makatakas sa immunity. Yes, alam naman natin na ang COVID will always be there and part of our siguro life in the future. No? So, ito na yung tinatawag natin new normal. So, kami po sa Philippine College of Physicians still adheres to the protocol. No? So, kung marami pong tao, closed yung area, at maraming mababa yung ceiling, ina-adhere namin na kayo po rin yung may face mask. Of course, these are relative strategies that will decrease the transmission of the virus. On top of that, of course, hand washing. This is very important. And of course, yung ating social distancing. So these are three precautions that have been over and over repeated. Ito po ay aming lagi sinasabi sa lahat ng tao na wear your mask in specific areas where it's crowded and you think mababa yung ceiling, maraming tao, sana po ay sundin pa rin natin. Mm-mm. Lalo na pag nasa loob ng bahay, Doc, ano mga pwedeng gawin inside your homes kahit sa bahay sila? So sa bahay po ay buksan natin ang mga bintana natin. Mm-hmm. No? Yan po ay very important. Air in and out of the house is very important. At saka siguro po yung ating usual na hand washing. So sana, at saka kung meron pong may sipon, alam niyo ma'am, hindi lang naman COVID ang dapat natin iingatan. Ngayon ho, maraming virus na umiikot. Mm-hmm. Because it's the season of the viruses. So colds, cough, and even fever, influenza, this mm-hmm. is typical this month. So sana po ay mag-ingat tayo. So kung kayo po ay may sakit, sana po mag-quarantine na kayo. Ay ibig ko sabihin, wag na ho kayo humalubino sa ibang tao. Mag-isolate, no? Mag-isolate na kayo. At kung kayo naman po ay may ubo at sipon, eh sana ho naka-face mask tayo. So this is a strategy. Hindi lang yung may COVID, ibig sabihin ko. So kahit wala kayong COVID, basta meron mo kayong ubo at sipon, try to be protective also of the other people ahead around us. Alam niyo ma'am, ang responsibility ngayon ng health is not on the government but on each and everyone. Mm-hmm. So tayo po ay the responsibility has shifted to the individual person. So kung kayo tingin nyo matao, mahahawa kayo, so mag-mask kayo. Mm-hmm. Kung kayo po ay may lagnat, huwag kayong papasok. Kung kayo lalabas, din po mm-hmm. kayo, mag-activate na po kayo. At of course, kung kayo po ay may sipon at ubo, eh mas maganda po siguro na kayo po ay mag-mask kung kailangan nyo lumabas. So mm-hmm. these are practical tips. Doc, do you suggest na yung mga dati nating protocols, halimbawa yung pag-antigen test, kahit dito sa ABS, Doc, kami nag-antigen bago pumasok sa station eh. Do you suggest this bago magsama-sama sa isang bahay, para mag-celebrate ngayong gabi? Well, that's a welcome strategy. But you know, the rapid antigen test becomes positive if you are symptomatic. Mm-hmm. So kung may symptoms po kayo, that would be a very good strategy to do the RT-PCR, no? Pero kung kayo po ay asymptomatic, the RAT test will not be as positive as it is. So I think you have to really use it only for symptomatic indicator. So I sore throat kayo, may cough kayo. These are strategies that you can decrease the transmission of COVID inside your office. Mm-mm. Eh yung mga protocol po daw noon na kunyari yung sapatos, di ba Doc, ginagawa natin yan, nagdi-disinfect, yung damit dini-disinfect, tapos yung sa pagkain kasi let's review the transmission of COVID, Doc, para maintindihan nila. At tinatanong dito, isa sa mga questions ay yung mga kubyertos ba dapat kanya-kanya because transmission ba daw through laway pa rin? Hindi. Ang transmission ng COVID is airborne. Mm-hmm. So it's from the air, no? So but there are a lot of receptors, ACE receptors of COVID in the GI tract. So diarrhea is one of the common transmission, not common, about
10 to 15%. So, yung nagdadiarrhea ho. Actually, hindi lang COVID. Kunyari, nagdadiarrhea ka. Mm-hmm. Pwede ka mag-transmit ng other diseases like amoeba, Nela, and all of this. So, sana po ay mag-ingat tayo sa mga secretions. In other words, secretions, not saliva. Mm-mm. So, pero yung mga doc, yung mag-disinfect daw ng mga katawan and all, pag bago maki-expose sa lahat, dapat pa rin pa ho daw itong gawin? As of now, I think that's relatively not important. Na hindi na siguro sinusunod masyado. Kasi po, as I mentioned, COVID is transmitted by airborne. No? So, not unless you're coming from a hospital or a COVID ward, you're manning a COVID ward, these are mandatory for us. No? Pero yung galing kayo sa health facility, kunyari galing, like kami po, maybe, kami po, we still do it in our own protocol. Pero kayo po siguro dyan sa area, sa opsina or sa bahay, maybe you don't need to do it. Pero kung meron po may COVID sa inyo, it is mandatory for you to isolate the things that he has. Okay. It is. Okay, Doc, this is my last question, COVID-related. How do we protect our elders at yung mga ating mga kapamilya may comorbidities, yung hypertension, diabetes, at kung ano bang ibang sakit as they join yung mga gatherings mamayang gabi? Okay, for elders and those with comorbidities, the only way to get, you know, prevention is vaccination. So we have a backup program with our Philippine College of Physicians to enhance the booster of our elders and those with comorbidities. So ito po ay, we adhere to this, that vaccination, alam niyo po, pababa pa rin ang vaccination natin. Primary vaccination is about over 90%, but for booster vaccination, it's down to less than 15 to 20%. And the government has actually been doing everything, and we in the Philippine College of Physicians have always been doing information dissemination in different chapters, in different provinces. Pero talagang ayaw, sana po eh yung mga elders, bago po kayo lumabas, make sure that you have booster vaccination. Okay. Ma'am, meron po tayong katanungan dito. Ano po daw ang suggestion ng Philippine College of Physicians sa gobyerno for travelers, particularly coming from China? Well, the ones coming from China, since they have very high transmission in China, siguro dapat po eh ang medyo magkaroon tayo ng mahigpit na provision para sa mga galing sa China. This is actually a strategy, you know, when you come in the country, meron tayong tinatawag na health protocol na fini-fill upon. So, this should be strictly adhered to by our Chinese nationals. Doing the RAT test and all of this before entering for our Chinese tourists might not really be a wise strategy. So, dapat lang po i-adhere natin yung protocol natin sa kanila. Okay. So, Doc, since kayo po ay isang gastroenterologist, mapunta naman po tayo sa usapang pagkain. Kasi ang daming pagkain. So ano po ang tip natin para naman walang food poisoning na magaganap mamayang gabi at maiwasan din po natin yung mga sakit katulad ng diarrhea? Napakadami hong diarrhea ngayon. I am quite surprised. No? Maybe it's the food handling or the way you store your food and of course eating too much. In fact, yesterday when I made my clinic, I saw almost 4 or 5 patients specifically with diarrhea. So sana po tayo ay mag-ingat sa mga pasyente nating may diarrhea or sa ating sarili. No? So yung mga merong gatas, merong mga sauces, this has to be really stored well or heated well if you need to want to eat it the next day. No? So tayo po ay mag-ingat sa ating mga pagkain. Remember that it is in the food handling and each restaurant has the responsibility to check on the protocol of their workers when they do this. Now, ang protocol natin dito ay not only for diarrhea but also for hepatitis A transmission. No? So ito po ay importante. Okay. Ma'am, paano po ang suggestion nyo? Siyempre, ngayon ang daming nagluluto na, naghahanda para po sa handa mamayang gabi. Dapat
safe ba na yung ibang ating nakagawian, yung naka-display yung pagkain for a long period of time, no? Hanggang 12, hanggang alauna, alas 2, alas 3 ng umaga, dahil nagkukwentuhan pa. Ano pong advice natin? Kailan po dapat ilabas ito? Or safe ba na naka-display nga yan, na nakaka-expose yung ating pagkain? Of course, hindi yan safe. Alam naman natin yan, ma'am, no? So, especially those with sauces, tsaka yung may mga gatas, no, yung mga coconut, no, yan po ay very particular develop some infection or some bacteria along the way. At yung matagal hong naka-expose sa ating handaan, eh wag po natin, dapat po constant heating. So sana po kung may heat sa ilalim, because heating alone can kill some of the bacteria and viruses that go on the food. So sana po ay merong heating pan kung gusto nyo gawin yan. O kaya kung may mga sauces naman, ilabas na lang kung kakain. Kapag kakainin na. Okay, how about storage, Doc? How do we keep our food longer para bago ito masira? Okay, refrigeration is one aspect that you have to do. You have to refrigerate, of course, all of your pastas, yung mga pansit nyo, no? But of course, within 24 hours, you have to consume it. So meron po tayong tinatawag na there are food that can be stored for a long time, like fruit salad, you have to put it in a storage. Yung mga based sa mga milk, this has to be actually refrigerated. Ngayon, kung gusto nyo namang kainin the next day, siguro dapat bago nyo ilabas, i-heat nyo muna. So these are practical tips that you do. As a mother, of course, I do this. So if I have to store it and eat it the next day, but don't make it, you know, too long. Kasi ho, pag masyadong matagal naman, kahit i-heat nyo, iba na ho ang pumapasok sa lasa ng pagkain. So it might not be really worth it to store it for a long time. Mabilis pong magka-bacteria yung exposed na food, Doc? Tama po, how long? Of course, as I mentioned, yung based sa mga gatas, yun po ay matagal, madaling magkaroon madalis mapanis, no? So staphylococcal infection is a common, in fact most of the patients will present with vomiting, no? And once it comes with diarrhea, you know, in takot natin, typhoid, salmonella, all of this can cause a lot of problems on top of those that are maintained for a long time na walang heating capacity. As I mentioned, heating alone can kill, but of course the amount of heat, kunyari low heat naman pero hindi naman nahihit yung buong pan, sa gitna lang yung nahihit, hindi nyo hinahalo, this can be also a problem. So yung mga buffet, sana po tingnan nyo yung mga buffet. These are common strategies that we have, no? Sa buffet, ang hito sa gitna lang, no? So pag nakikita nyo yung mga waiters hindi iniikot or yung mga cook hindi hinahalo, this is going to be a problem. So I think this is some aspects that we have to also teach our workers, no? So at saka yung mga workers natin pag galing sa CR, it's mandated that you have to wash your hands, no? And before getting in your posts dun sa mga restaurants, you have to have alcohol. So these are typical strategies. Or yung mga may mga plastic gloves sila, di ba? Ma'am, yun yung important. Ma'am, sa pagkakaalala ko po sa microbiology class ko sa UST, yung mga kanin din po ay nagkakaroon ng bacteria kasi madami sa ating mga kapamilya sa rice cooker. Hindi iwanan pa yan. Overnight eh. Safe ba yan? Ako, nagagalit ako sa amin kapag nakatunganga. Yun. Sige, ano pong mangyayari? Kapag ang kanin ay nasa rice cooker at pinapabayan at kinabukasan, ginagawang garlic rice ba, pero naka-expose overnight? Ah, yes. Of course, as I mentioned, rice is a common, kasi may sugar yun, ano? So, bacteria is more commonly seen also in basta nakalabas po at room temperature. Sana ho kung malamig tayo sa Pilipinas, hindi naman tayo ho malamig, no? We are a tropical country. So most likely, this is going to add a problem to our nakalabas na mga rice. At saka ho yung rice, dapat ho pinapasok natin kasi tumitigas, di ba? Mm-hmm. So I think this is one aspect. Hindi na ho siya as tasty as it is. You don't get the necessary nutrition in it. So probably it's wiser for you to put it inside the ref and then heat it the next day. So, maaaring magka-bacteria, Doc? Opo. Lahat po ng pagkain. Wala hong exception yan. Siguro, like even fruits, no, that you stay for a long time outside, there's a possibility na magkaroon naman, bulok naman yan, magkaroon ho ng mga fungus, and this is going to be a problem. Remember, fungus is also
a problem that can precipitate or is a risk factor to develop tinatawag natin other disease pathologies, even liver cancer. This is related to aflatoxin, which is sometimes seen in those fungal infection in peanuts, no? Sa mga peanuts, sa mga lentils, sa mga beans, no? These are more commonly seen. Okay, ma'am, eto. Madami akong kakainin mamaya kahit may high blood ako. Iinuman ko lang yan ng pang-high blood para makakain akong madami tonight. Anong masasabi natin dito? Well, ma'am, I think the caveat there, the thing that we have to remember is eat in moderation. Wala akong gapot na maaalis sa atin. Even if you drink all the medicines, but you binge, no? Ibig sabihin, bigla kang kakain ng marami, bigla kang iinom ng alak. These are things that are related to a lot of disease pathology. I'm a hepatologist, so I'm against binge drinking. Binge drinking po is drinking 2 to 3 bottles of beer in 2 to 3 hours. So this is related to a lot of liver diseases from alcoholic hepatitis to those related to even other pathologies, holiday heart syndrome, yun yung karoon ka ng sakit sa puso, related to binge drinking. And even for those with, yung sinabi nga nyo, hypertension, alam nyo sa this time of the year, napupuno po ang ICU for stroke, for heart attack, no? So sana po ay mag-ingat tayo. We can celebrate, why not, no? But in moderation. So alam nyo, we were confined for the last 3 years, and you have seen there are so many parties, so many celebrations. Everybody was just happy to see. Masaya ho tayo sa pagkikita ng ating mga kamag-anak, ng mga ating mga kaibigan. But it has to be curtailed. Dapat ho, syempre, nandun pa rin yung social distancing, nandun pa rin yung pagkain in moderation. This should not be forgotten. Ma'am, pwede ko lang sundutin yung sinabi ninyo, no? Madami po ang naso-stroke at na heart attack sa mga panahon na ito, itong mga holiday season. Bakit po? From food. Posible ba yon na isang kain lang, isang gabi na magkaroon na ng simptomas? Ano ang yung kwento doon? Ano po yung kwento doon? Bakit po sila nauuwi sa ER? Well, one is, of course, if the medication is not properly taken. Number two, if kunyari, before that, hindi nagpa-check up, yun pala, mababa na yung dose ng medicine. And if you have the comorbidities, kunyari, may diabetes ka, may hypertension ka, may sakit ka sa puso, all of this, no? Kung marami ho kayong sakit, maybe you should be a little picky on the food that you eat, no? Hindi ho yung kain tayo ng kain, tapos iinom ng gamot, yun pala, hindi na kontrolado from the time you have that problem. So, may surges, may yung mga binge na tinatawag natin, this has potential problem. So kunyari ho, may diabetes kayo, kontrolado at this point, pero kumain kayo ng ice cream, chocolate, tapos yung mga maraming kanin at pasta, biglang tataas. So of course, develop a problem already related to that. So when you go to the ER, your sugar is higher than the usual. So yun ho ay may potential problem for other disease pathologies. So in other words, ano nga, Doc, dapat in moderation kasi pag napasobra, yun na. And you're right, if hindi siya controlled for a long period of time and then ito biglang tataas siya, then it puts you... Kaya po sa mga pasyente natin, what I really do with my patients is that before the celebration, sige ha, magpapasko, check natin. So that gives you the information on how to eat. No, paano ba ako kakain? I cannot take this, I cannot take that. And then after celebration, maybe at about January 15, you test yourself again. So that will tell you what is the effect of what you have done in the past few days. Doc, yung mga nagbibigay ng statement, Pasko naman eh, pwedeng kumain. Yan. So ano ang advice mo sa kanila? As I mentioned, everything in moderation, ma'am. Hindi naman, not only in food, in alcohol, but also in activities. I think if you work out so much, you know, masyado tayong nagkakaroon ng problema sa mga maraming pagkain, panay lechon, no? I was just listening to your radio station this morning, and there was a surge of lechon users. No? I'm not against it, no, but
nakikita nyo na this has a problem later on our cardiovascular effect. Remember, ang heart disease pa rin sa Pilipinas ay number one, no? Mm-hmm. And that is of course related to an intake of the bad fat, the saturated fat that we call. The Filipino food is highly salty and fatty. So, dapat po tayo mag-ingat dito sa mga kinakain natin. Mm-mm. Doc, ito pong episode natin ipapalabas ko sa anak ko. Madami yung kabataan, mga teenagers ay siyang iinom mamayang gabi for sure. Kasi nagse-celebrate, di ba? Nagkikita-kita din silang magpipinsan, silang yung mga bata. Ano po ang tips natin para hindi naman tayo mauwi sa alcohol intoxication at kung ano po yung masamang epekto ng alcohol? Okay, ang alcohol, para lang malaman ng iba, sinasabi ng ibang tao na ang alcohol daw ay protective sa heart. Now, there is already a new study by Lancet in 2019 that has published saying that the protective effects of alcohol is now overturned by the bad effects. In other words, stroke, cardiovascular effect, at saka yung sinasabi nilang liver diseases, this now has overturned the protective effect of alcohol. So the effect of alcohol, protective effect of alcohol is not there anymore. So sa binge drinking, this is commonly seen in the young individuals. You have to be very careful. So as I mentioned, we do have the so-called alcoholic hepatitis wherein your liver reacts to a lot of alcohol on one sitting. So ano ba yung one sitting? As I mentioned, 2 to 3 bottles of beer in 2 hours. Kung kayo ho ay malakas uminom in 2 hours, naubos nyo yung isang bote ng gin. Well, of course, gin is a higher amount of alcohol proof, no? So this becomes a problem also. So binge drinking is wiser for us not to do it. Controlled drinking, maybe. But if you have comorbidities like obesity, diabetes, it is wiser not to drink. Okay, ma'am, let's go lang through treatment, no? Yung mga na-expect nating some symptoms na maaari nilang maramdaman tonight. Okay, so halimbawa, feeling ni nanay ay napasobra ng kain at sila po ay parang kinabag, no? Yung parang they feel bloated that they can't sleep properly. Ano po ang pwedeng gawin? Well, pag sa matanda po, maraming ibig sabihin niya ng bloatedness, no? So you have to be very careful of undermining, no? Baliwalain ang bloatedness, no? So it can be a manifestation of the heart. It can also be a manifestation of some disease entities you have before na na-enhance. Kunyari, meron kayong problema sa motility disorder ng tiyan o kaya even ulcers, no? So this all can add up to your problem. So pag bloatedness, so at hindi mawala within 2 or 3 hours, you feel very much hindi kayo makautot or something, or maka-fart, this has to be seen by a doctor. So please let us not undermine bloatedness. Bloatedness can be a manifestation of a lot of things, especially for elderly patients with comorbidities, at lalo na yung may mga surgery sa tiyan, ano? Mm-hmm. This can be a problem of partial intestinal obstruction. Okay, how about yung mga may diarrhea symptoms na, Doc, na pasobra kain, puro oily ang kinain? Ano po yung mga immediate relief from home and when do we go to the hospital? Okay, ang diarrhea, one, is if there is blood in your diarrhea, that's a red flag. Okay, now diarrhea from what you have eaten should resolve in 2 to 3 days. If it goes beyond that, then you have to see a doctor. The first thing you do is withdraw from milk and related products. So, ibig sabihin, huwag kayong kakain ng gatas the next day, curtail, rest your stomach. In other words, rest your stomach, get a bland diet. Walang spicy, walang oily, walang dairy products. And if after a while it still doesn't resolve, then you have to get your stool exam and go to your doctor. Okay. How about, ma'am, kung kakakain bilang nahilo or naging iba pakiramdam nung chinek yung BP ay tumaas? Ano po yung alarming na BP? That they have to go to the ER? And ano po yung pwedeng gawin to lower down their BP? Dahil ngayon, napasobra ng kain, na-excite masyado sa party. How do we help them? Well, para sa blood pressure po, para kung hindi tayo magkaroon ng problema, you have to take your medications, of course, beforehand. No? Huwag ko natin kalimutan yung controlled medications that we have. And if along the way, tumaas po, so you relax first, take your blood pressure again, and if it still is very high,
meaning more than 20 to 30 of your usual. Kunyari, ho, ang usual is 130. That's the normal. Kunyari, nag 150, 160. At saka yung diastolic yun, tumaas to 90 to 110, no? I think you have to go to the emergency room for that. So kung hindi nyo, kung nainom niya ho nyo yung gamot nyo at hindi pa rin ho bumaba, maybe it's wiser for you to see your doctor. Okay, so ma'am, ano po ating last word sa ating mga pamilya ngayong pong Pasko? Well, we in the Philippine College of Physicians celebrate with you on this Christmas Day and in the birth of Christ. Kami po ay nakikiisa sa lahat ng mga tao sa pag sabi na maligayang Pasko sa lahat. Pero ating isipin na ang responsibilidad natin sa ating sarili at sa ating ibang tao. Kung kayo po ay may sakit, it's wiser that you stay home, isolate yourself, no? It's not only COVID that you're after, it's also the other viruses that come with it. At kung kayo naman po ay may cough and colds because of the season, it's wiser to wear your mask. We still adhere to the protocol of COVID, and that is if you have, you're going to overcrowded areas, maraming tao, mababa ang ceiling, walang ventilation, please wear your mask. And of course, the social distancing is still adhered to. And of course, lastly, do your hand washing techniques. These are the three protocols that we also adhere to. And we still feel, even if we will be out of the pandemic, and I hope it will be soon, no? Sana po, no? But you know, the new variant has come into our play. Sana po ay maging part of ourselves already, part of our usual protocol already in the next few years. Oh, ma'am, let me say this as my last, ano, madami nagsasabi, wala na yung COVID na yan, parang trangkaso lang yan. What do you say to this? Well, COVID will be part of our life. I think that should be emphasized, no? And that is why education, information dissemination on how the viruses react, how the viruses pertain to, has been done. No? So, nasa atin na po yung responsibility. Remember that you get vaccinated for influenza. Influenza is a flu in the Spanish flu era. Hanggang ngayon, how many decades, we still do our vaccination every year. Mm-hmm. So, it's going to be there. In fact, I think mas marami na ngayon may influenza kesa sa may COVID kasi ang dami hong non-COVID infections na nakikita namin. Inuubos, sinisipon, may virus pag sinwabo, negative. No? So I think this is a thing that we still have the seasonal flu, the seasonal viruses, and of course COVID. So in other words, may dagdag lang po na dapat pag-ipan. Mm-mm. Tsaka wag ho pa rin baliwalain, no? And I hope in the media people will not undermine the COVID kasi sinasabi ng iba na para lang daw flu, no? Hindi ho, yung variant ho pinag-aaralan pa. Nakakamatay, doc, 'di ba? Nakakamatay pa rin, especially to those with comorbidities. Mm-mm. Correct. Yes, and it has been said that the only way to prevent that will be a booster shot. So please get your booster. Your primary booster is recommended already, especially for those with comorbidities and elderlies. We still feel that the way to decrease this COVID will be infection, will be vaccination. Kaya nga ho tayo nakakalabas na ngayon. Uh-oh. Because 90 to 95% of us has primary vaccination. But this wanes off, this goes down eventually. Okay. So sana po ay pag-ingatan natin ang sarili, get your booster shots. This is our message for our Christmas season. Let's celebrate with responsibility and get your boosters for COVID. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Ako po ay miyembro ng inyo pong Philippine College of Physicians as a dermatologist. Kasama kami sa inyong society. Yes, ma'am. So, yan po si Dr. Diana Payawal, ang ating pong gastroenterologist and hepatologist, presidente po ng aming pong Philippine College of Physicians. So, maraming